Kung may gusto kang ipasabi kay ate, pwede mo akong utusan. Sabihin mo sa kanya, sagutin ako. Para ako, mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Sandali lang, ha? Ate, sabi ni Romy, pag hindi mo daw siya sinagot, eh magpapakamatay na daw siya. O, ano ngayon? Di ba hala siya? O yan, meron siya itak, baka gusto niya magsaksak. O kaya tumalo na lang siya sa bangin. Uy, konting pasensya na lang daw. Baka sa susunod na linggo, isagutin ka na niya. Talaga? Sabi mo, salamat ah. Saka hindi siya magsisisi. Ate, magsisisi ka daw pag hindi mo daw siya sinagot. Dahil ang pakakasala niya ay yung anak ni Aling Inga. Ay nako, wala akong pakialam. Kahit ang pakasala niya, si Aling Inga mismo. Uy, okay na. Pero kung talagang mahal mo daw siya, eh ba't ka utos ng utos? Kaya puntahan mo daw siya doon at halkan mo. Talaga? Oh, bakit? Di ba sabi nito? Hindi alam mo naman hari ng sinungaling yun. Di bale, huwag ka na magalit. Kung talagang wala akong maaasahan, hindi na ako magpipilit. Tatanggapin ko na lamang yung trabaho ang hinahanap sa akin ng tiyo ko doon sa kanilang pabinda. Sige, paalam na ako. Romy, sandali lang. Nabigla lang naman ako kanina eh. Pero, bago ko umalis, gusto kong malaman mo na... Kung maaari lang ako umibig, siguro ikaw na ang pipiliin ko. Pero talagang imposible eh. Hindi bale, maintindihan mo rin ako pagdating ng araw. Sige, paano mo? Talaga bang aalis pa? Oo. Yung sinasabi mong probinsya ng tiyo mo, malayo ba? Malayo na yun rin. Baka bayad niya. Ate, wala kang kwenta kapatid. Ang bait-bait na sana ni Romy. Saan pa akong makakakita ng magiging kuya tulad niya? Inis ako sa'yo! Huwag mo akong kakausapin!